parang Jurassic Park na mga kuis. At iisipin nun ito yung itlog niya, iba? Ito yung itlog ko eh, dahil syempre palalakihin na niya yun. Spike, parang tinik ng rose, alam niyo yung tinik ng rose, yun ang ngipin niya. Hindi. At sabihin niya, mga gar, nakakidnap ako ng mga alien. Magandang umaga mga kuis. Unsan-sana na naman tayo, dinala ng portal. Isang unfamiliar spot. Grabe yung hamog ba. So good morning mga kuis. Anong balita? Okay ba tayo lahat? Itong kapal ng hamog ngayong umaga, no? Anong oras na ba? 8 in the morning. Ano? Kahit saan ka tumingin, ang kapal ng hamog. Ang payapa ng tubig, parang salamin. Pero ang taas na nung araw, di natin alam kung mawawala ba itong hamog. Kaya isipan ko mag-fishing na lang muna. Tingnan natin kung kakaiba ba ang mga isda kapag ganito ang weather condition. Ang laki ng dumaang barko mga kuis. Eh. Parang ghost ship. Ang lapit na pero hindi pa rin masyado makita ba. Alam niyo yung eksena sa mga Jurassic Park na movie? Yung mysterious na dating ng mga lugar. Ayan, no? Parang isang lumang, ano to? Lumang puerto. Diba parang Jurassic Park nga mga kuis? Mga Jurassic movie. So anyways, medyo nag-subside na ang hamog. Medyo lumilinaw na ang paligid. Ilan taas pala dito? Oh? Bangin. So, grabe ang low tide ngayon, oh, sagad. Kita nyo yung putik. Tapos yan, palabas yan dun sa dagat. Ewan ko anong oras babalik yung tubig. Pero luman-luma yung paligid. Oh. Wala nang nagpupunta dito yata. Ako lang nakata nagpunta na dito ulit eh. Nasaan na tayo nakarating? Nagbike kasi tayo para medyo malayo yung marating natin ba? Dahil sa pagbabike na yun, marating tayo na Jurassic Park. Plakda siya eh. Narong turn yata tayo ah. One way lang yung daan no. Saan naman ako nakarating. Pabalik na ako ng mothership ngayon. Isip ko mag bait and wait na lang. Hintayin na lang natin dumilim. Tapos mag eel fishing na lang tayo o kahit anong kahagat sa gabi. Kasi walang kumakagat sa casting eh. Naikot ko na yata lahat eh. Dito yung mga ano eh. May mga lumalabas na mga sarong turn. Ano pangalan ng sarong turn? Diba kanina nasa Jurassic Park tayo ngayon. Nasa horror movie naman. Bait and wait na lang tayo. Nakakangawit na mag-casting eh. Pero nakakatuwa ba? Nakaka-discover ako ng mga bagong trail. Ayun oh. Daan. Mga kuis, naririnig niyo yung huni ng ibon? Familiar ba kayo? Yan yung naririnig natin madalas sa mga orasan, di ba? Yung cuckoo bird. Merong mga species yan na tinuturing na parasite. Parasite bakit? Kasi meron silang behavior. Di lahat ng cuckoo bird, may species lang na may certain species lang na tinuturing na parasite kasi ginagawa nila
hahanap sila ng prospect na pugad ng ibon na may itlog na. Tapos ipapalit nila ngayon yung itlog nila. So yun, pagkapalit nila ng itlog nila, yung original na itlog dun sa pugad na yun, itatapon nila. Ngayon, pag kasi iwanan na nila itlog nila dun, tapos pagbalik naman ng original na nakatira dun sa pugad, iisipin nun ito yung itlog niya, iba? Ito yung itlog ko eh, dahil syempre palalakihin na niya yun. Hindi niya alam yung itlog na yun, hindi na yun yung kanya. Diba? Ngayon itong cuckoo bird na yun, aalis na siya, wala na siyang responsibilidad dun sa itlog na yun kasi may magpapalaki ng iba dun eh. Diba? Yan yung tamang example ng ano mga boys. Di bali ng tamad, hindi naman pagod. Hintayin nyo na lang ako makauwi. Kung di tayo maharang ni wrong turn dito. Ano pangalan nung sa wrong turn? No? May pangalan yung umag na yun eh. Mga kuys, nag-rig na ako dito ng dalawang bait and weight eh, no? Bago patuluyan dumilim. May paing bulate yan parehas. So, wala tayong nahuli maghapon kasi ang hamog kasi sa paligid ba. Tapos ang lamig pa nung panahon. Balihintay na lang tayo may kumagad dyan sa dalawa. Hindi pa naman tapos yung araw eh. Yan na mga kuys, ang ating first catch sa gabing ito. Hindi mabigat ah. Yay. Yan na. Ay! Uy! Diba? Alos na naman! Medyo late na pero ayan, nadali pa rin natin. Anong oras na ba nun? Ayan o. Hindi siya baby size mga kuys. Alright. And medyo late na siya. Nagparamdam ang ating pinakaunang catch sa session na to. Medyo nawawalan na ako ng pag-asa kanina eh, pero ayan. Ayan, bali mga kuys, ang kanyang official length ay 1.0 and then 61 cm. So lagpas kalahating metro. Woo! Akala ko hindi na tayo makakaisa ngayong gabi. Pasuko na talaga ako eh, kasi ang lamig na tapos maulan pa. Alright. Diba? Sabi nga nila, pag di mo susubukan, wala ka talaga mahuhuli. Baka bang pa tayo kung may susunod pa dito. Medyo late na eh, pero hintay-hintay pa tayo kontay. Alright. Mga kuys, ala, inaantok na talaga ako eh. Pero may iniwan tayong tatlong rod doon. Bali, iwan natin sila dyan overnight. Tapos bukas, titignan natin kung may mahuhuli ba tayo. Okay, pero sa ngayon, matutulog muna tayo at hintay na lang natin yung pagsikat ni Haring Araw bukas. Okay? Good night na muna mga kuys. Good morning! Panibagong araw na naman. So ito yung iniwan kong tatlong rod kahapon, kagabi. Yan, isa, dalawa, tatlo. Itong isa, may pain niya na round goby. Ito, bulati lang yan. Pang-igat yan eh. Ito, round goby din. Pero duda ko kasi nakahiga siya ngayon eh. Pero lahat siya kagabi nakatayo. So check natin sila isa-isa. Tignan natin kung may nangyari sa kanilang pag-overnight dito sa labas. Tignan natin ito isa. Negative chip. Walay. The next rod, itong eel rig na may bulate. Ay! Lumilipad yung aking line. Nako po! Malas o putol mga kuys. Putol ba? Nawala yung rig. Malakas ang chance na nakahuli to. Tapos nagwala yung kung anong nahuli nito. Nagwala kasi nasira na niya yung rig. Ito yung pangatlo mga kuys. Tingnan natin. Ito, ayan. Mabigat pero ba't hindi siya lumalaban? Ano ba? Yun, meron. Pero ba't hindi siya lumalaban? Ito, deadly. Ano? Uy! Mga kuys, oh. Alright! Snook bass, oh.
Thunder, saan tayo may lumaban? Pagod ka na ba? Ang size niya ay from 0 hanggang 55 cm. Sobrang pagod na niya, hindi na siya pumapalag eh. Bagay, overnight ka ba naman siguro nakasabit dun sa may hook eh. Ito yung nahuli natin, no? Oh. Oh, ha? But hindi na natin siya marirelease kasi namatay na siya eh. Siguro dahil sa pagod niya sa paglaban dun sa rod, no? Pagdamag. Yan ang hirap pagka hindi natin binabantayan ang rod natin. Madaming pwedeng mangyari. Mukha ng isa dun, naputol na yung tali. Hindi na natin alam kung anong nangyari dun. Kasi ito, imbis na marilease pa natin, hindi na natin siya marirelease. Ikikip na lang natin to. So ito ay isang Zander o snook bass na isang top predator dito sa ilog nila, no? At kilala rin bilang food fish, isa sa pangunahing kinakain nila dito. So siya ay mga kulay parang golden, may pagka golden na may pagka olive. Tapos yung mga ngipin niya, ayun, no? Kita nyo ba? Tad-tad ng ngipin yan. Parang spike, parang tinik ng rose, alam niyo yung tinik ng rose, ganun ang ngipin niya. Hindi naman siya tad-tad na naka-layer na parang sa pating, pero parang tinik ng rose. Yan. Mga kuis, naalala niyo yung palos kagabi. So, ayan, pinapa-recover natin siya kasi napag-decision na natin na i-release natin siya ngayon. Kasi nakahuli naman tayo nung Zander eh. So, i-release natin siya ngayon. Tapos pag uwi niyan sa kanila, makaka-uwi yan, di ba? Tapos magkukwento yan sa tropa niya. Sasabihin niya, mga gar, nakidnap ako ng mga alien. Isang gabi ko nung natulog sa spaceship nila. Siyempre, kukwento niya yun. Siyempre, mga tropa niya, hindi maniniwala yan. Sabi niya, oh, ano naman yung tinira mo ko? Lakas tama ka na naman. At habang buhay na niya makaalala yun. Huwag lang siya mahuli ng ibang angler. Sisid ka na in the bed of the abyss. Alright! So ganun lang mga kuis. Huwag naman natin kunin lahat ng mga pinibigay sa atin ng tubig. Kunin lang natin yung sapat. Alright mga kuis, dito na natin tatapusin ang ating fishing session ngayong araw. Salamat sa pagtambay at kung may mga tropa kayo na ganito rin ang trip, sabihan nyo sila at isama natin sila sa paggawa ng mga memories at adventures. Mga kuis, stay positive, work hard, make it happen. Tara, samahan nyo ako.